Ito po ay medyo tingin ko tatagal, ano? Bagamat baka bukas o ngayong araw po na ito, isampa na po ng Department of Justice ang sinasabi po nilang complaint laban po sa mga mastermind. Initially kasi ang nasasampahan pa lang ng kaso, yung siyam na nasa kustodiya po ng ating otoridad, kaugnay po doon sa pagpatay kay Governor Degamo at iba pa. Tapos may mga na-arresto din po na separate offense naman sa paglabag sa Republic Act 10591 at Republic Act 9516 o yung illegal possession of firearms and yung illegal possessions of explosives. Ano, ang sino mang pribadong individual ay hindi po pinapahintulutan na magtaglay o magpossess ng explosives. Pero ang armas, kapag ka ikay kwalifikado, meron kang lisensya at rehistro ang iyong baril, pwede ka namang magtaglay ng baril, pero kung ano lang yung inaalaw po ng ating batas. Dito po sa pangyayari na ito, marami pong mga nasaliksik, mga nahalughog na baril ang hindi po inaallowed sa isang pribadong individual, more so yung explosive. Kaya naman, talagang nagiging mainit ngayon ang mata ng publiko, partikular sa pamilya Teves at sa magkapatid na si Congressman Arne Teves na isang suspendido po ngayon at ang dating gobernador na si Henry Teves. Ang sinasabi ngayon ng kampo ng dalawang magkapatid na Teves, ito daw po ay pangaharas lamang sa kanilang pamilya ng mga taong maaaring politically motivated daw o kaya may galit sa pamilya Teves. Pero wala po silang pinapangalanan. Pero may pasaring ito pong si Attorney Ferdinand Topacio kay Secretary Benhur Abalos dahil ang sinasabi niya, siya rin daw po ay isang abogado at kung talagang wala daw po siyang kinalaman dito, linawin niya sa kanyang mga tauhan dahil ang sinasabi ni Attorney Topacio under ni Secretary Benhur Abalos ang PNP at ayaw po nilang paghinalaan na ang nasa likod ng mga panggigipit na ito ay si Attorney Benhur Abalos. Pakinggan muna natin ang balita po ng CNN tungkol po sa pagsasabi ng kampo ng mga Teves sa pamamagitan ng kanilang mga abogado na ang ginagawa pong ito ng PNP in particular ang CIDG ay panggigipit sa pamilya Teves. Three suspects arrested during a raid on the sugar mill owned by former Negros Oriental Governor Pride Henry Teves claim. Yan. Ang sinasabi sa balita ay pag-aari daw po ito ni Congress ni dating Congressman at Gobernador Pride Henry Teves. Pero ang sinasabi nitong si Henry Teves, hindi niya daw po 'yan pag-aari totally kasi ang share niya lang daw po diyan po sa venture ng sugar industry niyan, milling industry ay 10% lamang at siya po ay tumatay yung presidente diyan. Dahil siya daw po ang pinaka merong experience at merong expertise sa pamamalakad po ng sugar mill. Kaya siya ang naging presidente. At sinasabi niya rin na yung mga nakuhang eksplosibo doon po sa property na pag-aari ng kanilang kumpanya ay hindi naman doon po sa loob ng 10 hectares na may bakod kung saan kontrolado daw po nila ang kilos ng bawat isa. Ito daw po ay nasa loob ng 52 hectares open field. Kaya maaaring ang pagkakaroon doon ng eksplosibo ay hindi po o wala silang kinalaman. Maaaring ito daw po ay gawa ng ibang tao pero wala pong tinukoy na personalidad ito pong si Henry Teves. They're being pressured to implicate Teves and his brother, Representative Arne Teves. Sinasabi nila sa akin na pinipressure sila na aminin na ang mga armas, alleged firearms na na-recover during the raid last time, ang nag-utos daw na magbaon noon ay si Congressman Teves as well as yung kapatid niya na si Governor Prime. Yan ang claim ngayon ng kampo ni Congressman Arne Teves na ipinarating po ng kanyang abogado. Pero sa parte siyempre ng mga CIDG, hindi yan ang sitwasyon. Dahil kung yan ang sitwasyon, hindi po yan tama. Ano, pang-aabuso po yan sa pangyarihan ng pulis. At meron pong kaukulang kaso yan, nakakaharapin ng mga PNP personnel kung ganyan po ang kanilang ginawa.
Siyempre, ang alegasyon nanggagaling ngayon sa kampo ni Teves. Kung sila ang nag-aalegasyon, sila ang magpapatunay na mayroong panggigipit sa party po ng PNP. Sa parte naman ng PNP, mga ebidensya ang kanilang inilalatag at binubuo na po ang kaukulang complaint ngayong araw na ito. Baka bukas isampa na po yan formally sa ating prosecutor's office. At sinasabi din po ng PNP na hindi po nila magagawa ang ibinibintang po ng kampo nito pong si Congressman Arnie Teves at saka ni Henry Teves. Firearms, ammunition, explosives, and cash were confiscated inside the former governor's property. The suspects say police would talk to them several times a day. Kahapon lang, nang pinuntahan ko sila around 10 o'clock, apat na beses na daw silang kinausap. Only for that day. So, hindi pa natin kina-count dyan yung mga previous days. Yan ha, lilinawin lang natin yan mga tol ha. Inaalegasyonan ng kampo ni Teves na ang PNP CIDG ay gumagawa ng hakbang taliwas po sa rules and regulations. Ano? Yan po ay mali. Kung mali po yan, siguro naman appropriate para sa kampo ni Teves ang magsampa po ng kaukulang kaso laban po sa mga PNP personnel. At sila ang magpapatunay para sabihin sa harapan ng korte na ito nga pong PNP CIDG ay umaabuso sa kanilang kapangyarihan at hinaharas ang mga arrested suspect para po ituro bilang mastermind ito pong si Congressman Arnie Teves at saka si dating Gobernur Henry Teves. Na kung saan ay naaresto po sila. Kasi sinasabi nila from day one that they were arrested, there was already pressure being exerted against them. The suspects were also allegedly threatened with criminal cases if they refused to talk. But police deny the accusations. Mahinaw po dito, may mga bagel at mga pampasabog pong nakita doon at hindi po kailangan pilitin dahil sila po mismo nga ang nagturo kung saan nga po ba ibinaon itong mga nakapag-cover po natin matataas na kalibre ng bagel at mga pampasabog po. The families of the suspects now plan to file a complaint against the PNP CIDG before the Commission on Human Rights. Yan ang pinakamagandang gawin nila. Mag-file sila ng reklamo sa Commission on Human Rights. Pero ang tanong, meron bang power para mag-prosecute ang Commission on Human Rights? Wala po. Ang kanilang magagawa lamang is to investigate and recommend the filing of appropriate administrative or criminal actions, probably sa prosecutor's office or the ombudsman. Depende po yan doon po sa pinakamataas na posisyon na makakasama po sa kanilang reklamo. Kapag ang kanilang inireklamo ay nagraranggo ng police colonel at ang iba pang mga kasamang maaaring ireklamo, pwede na po yung isampa sa office of the ombudsman kasi meron na pong jurisdiction dyan ang Sandigan Bayan. Ano? But anyway, kahit pala, maikokorek ko lang ang aking statement, kahit sino pala pwedeng sampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman. Pero syempre, basically, kapag as a general rule kasi, kung ang involved na akusado ay ang salary grade ay 27 and above, o kaya ang uniform personnel ay meron pong rango na police colonel and above, ang pinakamabest na puntahan ay ang Office of the Ombudsman para ito po ay isasampa eventually kung makakakitaan po ng probable cause sa Sandigan Bayan. Yan po yung mga proseso na pagdadaanan itong pamilya Teves. And tingnan natin kung magpo-prosper ito pong reklamo nila dito po sa Commission on Human Rights at kung irerekomenda ng Commission on Human Rights base sa mga alegasyon ng pamilya Teves na hinaharas nga po sila ng ating Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Representative Teves' lawyer Ferdinand Topacio also has an appeal to Interior Secretary Benher Abalos. So please, I do not believe at this point na meron po kayong kinalaman dito. Yan yung pahayag nitong si Attorney Ferdinand Topacio. Sinasabi niya hindi siya naniniwala sa ngayon na meron siyang kinalaman. Pero tingin ko otherwise, it reflects otherwise, ano? Sa pagsasalita nitong si Attorney Ferdinand Topacio, he may be suggesting to the public na merong kinalaman itong si Secretary Benhur Abalos sa mga kagipitan na ayon sa kanila na dinadaanan ng pamilya Teves. Pero on my part, bilang isang observer dito sa mga pangyayari na ito,
hindi ako naniniwala na merong kinalaman ito pong si Attorney Benhur Abalos diyan sa mga natatagpuan na mga pasabog at mga armas sa pamilya Teves. Ang paniniwala ko dito, nagtatrabaho po ng maayos ang ating Philippine National Police. It happens lamang na pamilya Teves ang nasagasaan at doon nga po sa kanilang pagtatrabaho, kinakitaan po ng mga ebidensya na magagamit ngayon para po sa pagsasampa ng kaso sa mga taong arestado na at dito pa po sa suspendidong si Congressman Arnie Teves at dating Gobernador Henry Teves. Kaugnay po ng pagbanggit natin kay Governor, dating Governor Henry Teves, siya po ay na-interview kaninang umaga nito pong si paborito ninyong angkor, si Igan. At sinabi po dito nitong si Henry Teves na siya po ay willing i-waive. In fact, nag-waive na nga po siya ng kanyang privacy pagdating po sa kanyang mga statement of account sa mga bangko, even yung kanyang pribadong komunikasyon ay ipinapahintulot niya sa ating mga kapulisan na suriin para daw po malinis ang kanyang pangalan. Panoorin po natin ang interview na ito nito pong si Igan kay dating Gobernador Pride Henry Teves. Kabilang sa mga idinadawit na pangalan sa pagkamatay ni Negros Oriental Ruel de Gamon, dating gobernador ng probinsya na si Pride Henry Teves. Pero giit niya, wala siyang kinalaman sa krimen at handang ibukas sa pulisya ang kanyang bank account at komunikasyon para sa investigasyon. Kaugnay niyan, makakausap po natin siya mismo ng live. Magandang umaga po, Ginoong Teves. Yes, Sir Igan. Magandang umaga sa inyo at sa lahat ng fans sa unang linggo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sabi po ng PNP sa panayam din namin kahapon, bukas sila sa mukhain nyo ipasilip ang inyong bank accounts. May nakipag-unay na ba sa PNP o kayo ba mismo ay lumapit na sa kanila para pumirma dito sa waiver of confidentiality, Governor? Ito ha, in fairness naman kay dating Governor Henry Teves, yung kanyang pagbubukas ng pagkakataon sa publiko at sa ating mga otoridad na suriin ang kanyang bank statement at yung kanyang mga pribadong komunikasyon, tingin ko magandang step ito sa party niya. Kasi lumalabas ngayon sa harapan ng publiko, although hindi lahat naniniwala, willing siyang makipag-cooperate sa investigations na isinasagawa po ng ating otoridad. Taliwas naman ito doon sa paninindigan ng kanyang kapatid na ayaw po umuwi dito sa Pilipinas. Sa katunayan, si Congressman Arnie Teves, makailang beses niya pong ipinarating sa pamamagitan ng kanyang abogado sa publiko at sa ating mga otoridad na siya po ay natatakot na umuwi dito sa ating bansa dahil po sa kanyang banta, sa kanyang kaligtasan. Ano? Pero ito naman pong si dating Governor Henry Teves, nananawagan po siya sa kanyang kapatid na umuwi na at harapin kung ano man yung mga akusasyon laban sa kanya, dahil sinasabi nga din itong si Henry Teves na mahirap po ang maging tago o takas sa ating batas. Pero lilinawin lang din natin, ano, though binanggit iyon ni dating Governor Henry Teves, hindi pa po wanted si Congressman Arnie Teves. Wala pa pong formal na kaso ang naisampa sa korte. Ito po ay lahat nasa prosecutor's office pa lamang at yon ay complaint pa lamang. Parang kay Bantag, until such time na ikaw ay malabasan ng warrant of arrest, saka ka lamang magiging wanted sa publiko. Okay, pakinggan po natin ang tugon dito sa tanong ni Igan kay Henry Teves. Yes po, I already signed my waiver of confidentiality. I submitted it to the local DOJ provincial office yesterday, personally. Mm-hmm. Opo. Then I sent through LBC another copy straight to the office of Secretary Boyeng Dimulya po. Mm-hmm. Anong nararamdaman nyo? Yes po. Na nadadawid po ang pangalan nyo dito sa pagkamatay po ni Governor De Gamo? Well, natural. It's very stressing, especially to my wife and my children. Kasi syempre, pag ganito, suddenly I'm in the national news all over for something that is not, you know, not good. So syempre, lahat mas stress. Pati yung mga anak natin, yung wife natin, ganun. Let me add lang po ha. Even the board of Tulong or HTG Agriventures already made a resolution also opening up the whole corporation, mm-hmm, to open for investigation, including, okay, bank accounts and whatever, so that, you know, rather than
intrusive searches, mas maganda yung ganun para, you know, the investigators will just come and freely investigate anywhere. Mm-hmm. Para kung ano man ang makita nila, malabas na ng lahat yan. At kung ano ang matitrace nilang information, matitrace na nila lahat. So that we can, you know, we can go on smoothly with what we're doing. Yeah. Because right now... Okay, ya. Eto, di ko kinakampihan si Teves, Henry Teves. Pero ako, kung ako pulis, pabor na pabor sa akin itong ginagawa ngayon ni Henry Teves. Kasi mas mapapadali ang aking trabaho kapag nagkaroon ako ng access sa bank statements ng kanyang mga lahat ng banko at lahat ng kanyang communications devices. Although may mga pagkakataon na maaaring ang mga illegal na gawain, hindi mo naman gagamitin sa isang sa iyong official phone, ano? Yet, tulong pa rin ito para bigyan po ng linaw. Higit sa lahat, alam nyo, ang lahat po kasi ng mga krimen, lagi po yung nag-iiwan ng bakas ng ebidensya. At kung itong si Governor Henry Teves ay nakagawa talaga ng pagkakamali dyan, makikita't makikita po yan ng ating kapulisan, yung mga paper trails, yung mga communications log, imposible na hindi po yan makita. Kaya sana suriin ito ng PNP. Sabi naman ng PNP dito, welcome din naman sila sa pahayag na ito nitong si Arnie Teves. Pero syempre, kapag kasapat na kasi ang ebidensya, ganito po yan eh mga tol. Kapag kasapat na ang mga ebidensya na magdidikta na ikaw, Governor, dating Governor Henry Teves, ay sangkot sa pagpatay kay Governor Degamo, hindi na kinakailangan pa itong mga sinasabi nitong si Henry Teves. Ano, sapat na eh. Sa paniniwala ng PNP at ng prosecutor, itong mga ebidensya na ito ay magdidiin na sa'yo, hindi na yan kailangan. Ano ngayon ang gagawin itong si Henry Teves? Siyempre, gagamitin naman nila yan bilang depensa para pabulaanan yung mga akusasyon na ibabato sa kanila ng PNP-CIDG. Now, because of this, of course, pag maraming informed personnel, pati yung farmer clients namin, siyempre, mat-threaten, di ba? Opo. And of course, the business will suffer because of that. Kasi siyempre, kung alam nilang may checkpoint, may ID, may ganon, may matatakot sila, especially sa compound. So, the board decided unanimously yesterday to open it up. But we already signed here yung mga directors na dito sa probinsya, nag-sign na, pinadala na namin sa Manila ngayon para ma-sign din ng mga directors sa Manila. Mm-hmm. Then, I believe it will be submitted as soon as possible straight to the DOJ Manila. So itong binabagin yung korporasyon ang may-ari ng buong compound na nirate po ng PNP-CIDG? Yes po. That's HDJ Agri Ventures in which I am president and I own 10% of po. Opo. So yung mga nasamsam po doon ng mga armas, may pera pa, anong reaksyon ng board dito? Siyempre, na-shock po. Pati ako, no? Kasi actually, it's a very big property. It's 52 hectares. But yung aming Azucarera itself and the most of the community residents which are our employees live in a 10 hectare compound with about 100 houses, no? Iba-ibang empleyado nakatira diyan, 100 houses for generations. Then there's a 42 hectare property outside the gated compound, raw land, which is still owned by the corporation. It's Opo. 52 hectares. That's 520,000 square meters. Opo. And it's not gated. It's open. Eh, you know, it's easier to regulate sa 10. It's harder to regulate sa 42. So just like us. Oh, yan, ano? Yun ang pinopoint ngayon nitong si Henry Teves. Kasi yung mga explosive na natagpuan, hindi po yun doon sa gated na pag-aari ng HDJ, kung saan siya nga po ang presidente owning 10% sa shares nito. Yung mga explosive na hinukay po ng ating kapulisan, natagpuan po ito doon sa Roland na binabanggit niya, nasakop within 52 hectares na wala pong bakod. Kaya ang sinasabi niya rito, maaaring kung talagang merong nakabaon ng mga explosive dyan, may maaaring nakakita dyan na tao. Mga nakatira doon o kung sino man, ano? Sinasabi niya na i-exhaust daw ng ating kapulisan ang lahat ng kanilang kakayahan para mas maging malalim ang investigasyon dito po sa ginagawa ng PNP-CIDG. At syempre nangangarap itong si Henry Teves na wag po siyang madamay sa kaso.
Ako naman, ano, bilang uli, observer at tumututok dito sa mga pangyayari, to be honest with you, 99.9% naniniwala ako na si Congressman Arnie Teves ang siyang may kinalaman dito po sa pagpatay kay Roel De Gamo, ang gobernador po ng Negros Oriental. Katulad po ng sinasabi ng may bahay nito na si Mayor Janice De Gamo. Pero dito sa pahayag nitong si dating gobernador Henry Teves, medyo nasa 70% pa lamang na porsyento ang paniniwala ko na may kinalaman po siya dito. Kasi unang-una para sa akin, kung merong itinatago itong si Governor Henry Teves, hindi niya i-open ang kanyang privacy pagdating sa mga pag-aari niya. Lahat eh. Lahat-lahat daw ng pag-aari niya, hindi lamang mga bangko. Lahat ng pagkatao niya, i-open niya sa harapan ng publiko. Para lamang saliksikin ito ng ating mga otoridad. Kaya sa akin, inuulit ko, kay Congressman Arnie Teves, naniniwala ako at wala namang masama dito sa sinasabi ko, hindi po ito cyber libel. Naniniwala ako na siya ay may kinalaman sa pagpatay kay Governor Roel De Gamo. At dito naman kay dating Gobernador Henry Teves, medyo alanganin pa ako. Hindi pa 100% ang aking paniniwala na meron siyang kinalaman sa pagkakapatay kay Governor Roel De Gamo. Yan lamang muna ang ating maikling pagtalakay dito sa topic na ito. Patuloy po natin itong susubaybayan. Mamaya, baka yung mga pahayag naman ni Mayor Janice De Gamo sa kanyang interview nung nakaraang araw kay dito po kay Mike Abe. Ano, na-interview po siya sa Radyo Pilipinas. At tatalakayin po natin doon ang mga naging pahayag ni Mayor Janice De Gamo. Ito po lahat ginagawa natin bilang pagsuporta sa ating kasalukuyang administrasyon. Dahil alam naman po natin na kung ano man ang magiging kalalabasan ng pangyayari dito sa Negros Oriental, makakaapekto po ito sa Marcos administrations. Hindi po natin ito dapat tigilan, patuloy po natin itong tutukan dahil no other than the president ang nagsabi na ibibigay niya ang hustisya para po sa lahat ng mga biktima. At dapat kasama din po tayo na manawagan ng hustisya para po sa lahat ng mga naging biktima. Maraming salamat po. Bago po tayo pansamantalang mag-iwahiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento.